Tayo na po ang lahat. Simulan po natin ang ating pagdiriwang sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Mga kapatid kay Kristo at mga kadiboto, sa araw na ito ay ating ginugunita at pinararangalan si San Francisco ng Assisi. Tayo pong lahat ay tinipon ng ating Nuestro Padre Jesus Nazareno bilang kaanib ng angka ng Diyos. Tinipon niya po tayong lahat sapagkat mahal niya tayo. Kaya dumulog po tayo sa ating maawaing Panginoon na nagpapatawad ng lubos. Sinugong tagapagpagaling sa mga nagsisisi, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Dumating na tagapag-anyayang, mga makasalanan ay magsisi. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Nakaluklok ka sa kanan ng Diyos Ama para ipamagitan kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos. Patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, iginawad mo kay San Francisco ang pagkakawangis kay Kristo sa kusang pagkakarukha at pamumuhay na hamak. Matalunto nawa namin ang kanyang landas upang masundan namin siya at makaisa sa maligayang pag-ibig sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Magsiupo muna po ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ni Nehemias. Noong panahong iyon, ako ang namamahala sa mga inumin ng hari. Isang araw, buwan ng Nisan, 20th taon ng paghahari ni Artaxerxes, dinulutan ko siya ng kanyang inuming alak. Napansin niyang ako'y malungkot. Noon lamang niya ako nakitang gayon. Tinanong niya ako, "Bakit ka nalulungkot? Tingin ko sa iyo'y wala kang sakit. Bakit ka ganyan?" Sinidlan ako ng takot. Gayon may sinabi ko sa hari, "Naway ingatan kayo ng Diyos habang panahon. Nalulungkot po ako sapagkat ang lungsod na pinaglibingan ng aking mga ninuno ay wasak at sunog ang mga pintuan. O ano ngayon ang ibig mo?" Tanong ng hari. Tumawag ako sa Diyos at pagkatapos sinabi ko sa hari, "Kung pahihintulutan po ninyo ako, kamahalan,
Nais kong umuwi sa Huda upang itayong muli ang binanggit kong lungsod. Sinabi sa akin ang hari na nooy katabi ng reyna, gaanong katagal karoon? Kailan ka babalik? Nagtaning ako ng panahon at malugod naman akong pinahintulutan. Nakiusap akong bigyan na rin ng mga liham para sa mga gobernador sa ibayo ng ilog upang paraanin ako patungong Huda. Sa aking pakiusap ay gumawa na rin siya ng sulat para kay Asaf, ang tagapamahala ng kagubatan, upang bigyan ako ng kahoy na gagamitin sa pintuan ng muog ng templo ng pader, ng lungsod at ng tahanang aking titirhan. Ang lahat ng ito ay ginawa ng hari dahil sa kabutihan ng Diyos sa akin. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Kung ika'y aking limutin, wala na akong aawitin. Kung ika'y aking limutin, wala na akong aawitin. Sa pangpang na mga ilog nitong bansang Babilonya, kami roo'y nakaupong tumatangis sa tuwi ng ang iniwan naming siyon ay aming maalaala. Sa sanga ng mga kahoy sa tabi ng ilog nila, isinabit namin doon yaong dala naming mga lira. Kung ika'y aking limutin, wala na akong aawitin. Sa amin ay iniutos na sa amin ay lumupig, na aliwin namin sila ng matamis naming tinig. Tungkol sa siyon yaong paksa, niyong nyais nilang awit. Kung ika'y aking limutin, wala na akong aawitin. Paano namin aawitin ang awit ng Panginoon, samantalang bihag kaming nangingibang bayan noon? Ayaw ko nang ang lira ko'y hawakan pa at tugtugin, kung ang bunga ng pagtugtog, limutin ang Jerusalem. Kung ika'y aking limutin, wala na akong aawitin. Di na ako aawit pa kung ang lundong sasapitin. Sa isip ko't alaala, ika'y ganap na limutin. Kung ang kaligayahan mo ay hindi ko hahangarin. Kung ika'y aking limutin, wala na akong aawitin. Magsitayo na po ang lahat. Sumain niyo ang Panginoon. At sumayo rin ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, samantalang naglalakad sina Jesus at ang kaniyang mga alagad, may taong nagsabi kay Jesus, "Susunod po ako sa inyo kahit saan." Sumagot si Jesus, "May lungga ang asong gubat, at may pugad ang ibon, ngunit ang anak ng tao'y wala man lamang matulugan o mapagpahingahan." Sinabi ni Jesus sa isa, "Sumunod ka sa akin." Ngunit sumagot ang tao,
Panginoon, hayaan po muna ninyo akong umuwi upang ipalibing ang aking ama. Sinabi ni Jesus sa kanya, ipaubaya mo na sa mga patay ang paglilibing ng kanilang mga patay. Ngunit ikaw, humayo ka at ipahayag mo ang tungkol sa paghahari ng Diyos. Sinabi naman ng isa, sumunod po ako sa inyo, Panginoon, ngunit magpapaalam muna ako sa aking mga kasambahay. Sinabi sa kanya ni Jesus, ang sinumang nag-aararo at palaging lumilingon ay hindi karapat-dapat sa paghahari ng Diyos. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo muna po ang lahat. Magandang umaga po sa inyong lahat, mga kapatid kay Kristo. Sa lahat po ng ating mga taga-subaybay sa iba't ibang online platforms at sa lahat ng ating mga kadiboto sa iba't ibang panig ng Pilipinas at maging sa buong mundo kung saan tayo ay naaabot ngayon ng ating live streaming. Mapayapang umaga din po sa inyong lahat. Purihin at dakilain natin ang ating Panginoon, ang mahal na poong Jesus Nazareno. Mga kapatid kay Kristo at mga kadiboto, malugod po namin kayong tinatanggap sa Basilica Minor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Maliwanag pong narinig natin sa ating ebanghelyo sa araw na ito ang paghahangad ng mga taong sumunod kay Jesus Nazareno. Pero kung mapapansin ninyo, bagamat naroon ang kanilang hangarin, ay napakarami naman nilang mga alalahanin at napakaraming balakid sa kanilang paglilingkod. Ito yung tumutugon sa paanyaya ni Jesus Nazareno upang maglingkod sa kaniyang ubasan, subalit napakarami namang agam-agam. Napakaraming mga rason at pagpapaliwanag at napakaraming dahilan habang naglilingkod. Halimbawa, nasa loob ka na ng simbahan pero ang iyong isip nasa bahay mo pa rin. Ang isip mo nasa alagang aso na naiwan sa iyong bahay. Minsan, binigyan ka na ng pagkakataong maglingkod pero ang iyong atensyon nasa iyong hanap buhay o negosyo pa rin. Hindi ko po sinasabing masama ang magtrabaho o maghanap buhay. Pero minsan, kinakain na ng trabaho, negosyo o hanap buhay ang buo nating oras sa buong araw. Minsan nga dumarating yung punto, hindi na tayo nakakapagsimba. Hindi na tayo nakakapagdasal. At hindi na tayo nakakatulong sa ating kapwa. At isa pang magandang example, yung social media. Minsan, nauubos na yung buong oras at panahon natin. Sa pagtingin sa social media at kalimitan, gadgets na ang mga kausap natin. Maraming panahon at maraming atensyon ang ginugugol natin sa mga ito. Kaya kadalasan, wala na tayong panahon para sa Diyos. Kadalasan, hindi na tayo nakakapagdasal. Kadalasan, hindi na tayo nakapupunta sa mga simbahan upang sumamba at magpuri sa Diyos. Kaya nga sinabi ni Jesus Nazareno sa ating ebanghelyo sa araw na ito, ipaubaya mo na sa mga patay ang paglilibing ng kanilang mga patay. Ngunit ikaw, humayo ka
at ipahayag mo ang tungkol sa paghahari ng Diyos. Maliwanag na ipinapaalala po sa atin ni Jesus Nazareno na kung sakaling naglilingkod ka na sa Diyos, huwag ka nang mabalisa sa mga bagay na iniwan mo. Bakit? Because God will take care of them. Uulitin ko po, kung inilaan mo na yung sarili mo sa paglilingkod sa ubasan ni Jesus Nazareno, huwag ka na dapat magbalisa because God would take care of everything that you need. God would take care of your loved ones. Hindi pababayaan ng Diyos ang mga tao, mga bagay, o mga pangyayari na pinapahalagahan mo. Basta ang nais ng Diyos, unahin mo siya, bigyan mo siya ng panahon, at bigyan mo siya ng kaukulang atensyon. Kaya nga, simple lamang po ang mensahe ng ating ebanghelyo sa araw na ito. Unahin natin ang Diyos nang higit sa lahat. Uulitin ko po, unahin natin ang Diyos nang higit sa lahat, at kung tayo ay maglilingkod sa Kanyang ubasan, isuko natin ang lahat sa Kanya. At hindi po nais ng Diyos na maging hadlang ang ating mga pinagpagurang ari-arian, mga pagkakaabala at ibang prioridad sa buhay habang tayo ay naglilingkod sa Kanya. Nais ng Diyos na ibigay natin ang ating atensyon at ang ating buong lakas para sa Kanya. Kaya nga magandang katanungan sa araw na ito, sino ba yung mga nagiging hadlang sa kasalukuyan para hindi ka makasunod sa kalooban ng Diyos? Ano yung mga nagiging balakid upang hindi mo magampanan ang mga tungkulin bilang Kanyang lingkod at katuwang sa Kanyang kaharian? At kagaya po ni San Francisco ng Assisi na ating ipinagdiriwang at ginugunita sa araw na ito, naway ang buhay natin ay maging katulad ng Kanyang buhay. Alam niyo po, si San Francisco ay nagmula sa isang mayaman at marangyang pamilya. Kaya nga lumaki siya sa mga luho sa buhay. Galante ang kaniyang pamumuhay. Subalit ang lahat ng ito, tinalikdan niya. Ang lahat ng ito, ipinagpaubaya niya sa Diyos, alang-alang sa paglilingkod. Tinalikdan niya ang marangyang buhay upang sundin ang kalooban ng Diyos. Namuhay siya ng simple, payak at ordinaryo. Tinutukan niya ang paglilingkod sa Diyos at natagpuan niya ang kabuluhan at kapanatagan sa kaniyang buhay. Kaya't naway, maging panalangin din natin ang kaniyang panalangin. Panginoon, gamitin mo akong kasangkapan ng iyong kapayapaan. Saan man may alitan, papaghasikin mo ako ng pag-ibig. Sa may pagkukulang, kapatawaran. Sa may alinlangan, pananampalataya. Sa kasawiang palad, pag-asa. Sa kadiliman, liwanag. Sa kalungkutan, ligaya. O Panginoon, loobin mo nawang higit kong tiisin ang umaliw kaysa aliwin, ang umunawa kaysa unawain, ang magmahal kaysa mahalin, sapagkat nasa pagbibigay ang tunay na pagtanggap, nasa pagpapatawad ang kapatawaran, at nasa pagkamatay ang pagsilang sa buhay na walang hanggan. Amen.
San Francisco ng Assisi, ipanalangin mo kami. Purihin at dakilain natin ang ating Panginoon, ang mahal na poong Jesus Nazareno. Magsitayo na po ang lahat. Minamahal kong mga kapatid, iniluluhog natin sa Diyos Ama ang ating mga pangangailangan dahil tinawag tayo ng Kaniyang anak na si Jesus upang sundan siya. Manalangin tayo ng may pananalig para sa biyaya na tanggapin ang pagtawag na ito. Sa bawat panalangin at kahilingan, ang atin pong itutugon, Ama, gawin mo kaming ganap kay Kristo. Ama, gawin mo kaming ganap kay Kristo. Ang mga pinuno ng simbahan at lahat ng nagpapahayag ng salita ng Diyos, naway masigasig na magpatuloy sa kanilang pagsunod kay Kristo, manalangin tayo. Ama, gawin mo kaming ganap kay Kristo. Ang ating komunidad, naway mapanibago sa araw-araw sa pamamagitan ng pananampalataya sa salita ng Diyos na tumatawag sa atin sa mas maganda at mabuting buhay, manalangin tayo. Ama, gawin mo kaming ganap kay Kristo. Yaong mga nawala na ng pag-asa dahil sa mga kasalanan, naway mapagtanto na kasama nating naglalakbay ang ating Panginoon at tinutulungan tayo sa pagpasan ng ating krus, manalangin tayo. Ama, gawin mo kaming ganap kay Kristo. Yaong mga pinahina ng karamdaman o pagkakasakit, naway mabigyang lakas loob ng kasiyahang mula sa Diyos sa pamamagitan ng kalinga at pag-aaruga ng kanilang mga pamilya, manalangin tayo. Ama, gawin mo kaming ganap kay Kristo. Ang mga yumaon na sumunod kay Jesus sa buhay na ito, naway makapasok sa walang hanggang presensya ng Diyos sa kalangitan, manalangin tayo. Ama, gawin mo kaming ganap kay Kristo. Ama sa langit, sa aming pagnanais na sumunod sa yapak ng iyong anak, gawin mo kaming iisa sa isip at puso sa pamamagitan ni Kristo na aming Panginoon. Amen. Magsiupo muna po ang lahat. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, kaming naghahain ngayon ng mga alay ay nakikiusap na kami marapating makaganap sa pagdiriwang na nangyari sa krus na niyakap ng buong pag-ibig ni San Francisco sa pamamagitan ni Yesu Kristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin
ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Ang pagpaparangal sa iyong kabutihay, lagi mong pinapaalingaungaw sa iyong sambayanan sa pagkakaroon ng mga kaanib na maaasahan at tapat tulad mo sa pananagutan upang magbunga ang punyagi ng iyong anak na sa iyong pag-ibig kami makatulad. Ang mga banal na tao'y tumutulong sa lahat sa pagbibigay halimbawa't pananalangin wagas. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos na mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, o sana sa kaitaasan, pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon, o sana sa kaitaasan, magsiluhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu ay gawin mo pong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kaniyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayon din naman noong matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin." Magsitayo na po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y pabalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa po namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami po'y nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin na kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo po ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kay isa ni Francisco na aming Santo Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo po sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas, kaisa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaisa ng mga apostol ni San Juan Bautista, San Lorenzo Ruiz de Manila, San Pedro Calungsod at San Francisco ng Assisi, at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo
sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa kaniya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag po natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka. Sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin at huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at ihadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin na kami iadya sa lahat ng masama. Pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang napakarami at paulit-ulit naming pagkakasala. Pagkalooban mo po kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan po tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat. Mga kapatid kay Kristo at mga kadiboto, narito ang ating Nuestro Padre, Jesus Nazareno. Lumapit po tayo sa Kanya at magbalik loob. Siya ang Kordero ng Diyos. Siya ang nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapapalad po tayo na inaanyayahan sa Kaniyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Ipagsanggalang nawa ako ng katawan at dugo ni Kristo para sa buhay na walang hanggan. Amen. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen pagkasabi ng pare o ng lay minister na katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pare o lay minister. Sumunod po tayo. Maraming salamat po. Lahat ng yaman ko.
Announcement. Ang lahat po ay inaanyayahan, lalo na ang mga may sakit o may karamdaman sa ating healing mass and service sa darating na October 5, Huwebes, sa ganap na ika-anim ng gabi. Makiisa po tayo. Available na po ang ating mga All Souls envelope. Sa mga nagnanais, maaari kayong kumuha na malapit sa mga pintuan ng ating simbahan o sa information guard at isulat lamang po ang mga pangalan ng mga kamag-anak, kaibigan at mga kakilalang na mayapa o sumakabilang buhay na. At sa buong buwan ng Nobyembre, ito po ay ating isasama sa lahat ng mga misa na nagaganap sa ating simbahan. Mga paalala sa mga nagsisimba. Pagkatapos ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ng lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar. Tanging sa Quezon Boulevard o sa Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Minor at pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming pinapagsalo mo sa banal na pakikinabang, ay gawin mong sa pagtulad sa pag-ibig at malasakit ni San Francisco, magkamit ng pagmamahal mo at makapag-ukol nito sa kapakanan ng lahat ng tao sa pamamagitan ni Hesu Kristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Pagbabasbas. Mahal na poong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angkan na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nila ang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang mga daladala nilang mga imahin at dasalan. Sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway maalala nila ang mga pangako nila noon sa binyag na ikaw ang kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpa sa walang hanggan. Amen. At pagpalain po kayong lahat at ng inyong buong pamilya ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Humayo kayong taglay ang pag-ibig at kapayapaan ng poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos! Cristo Padre Jesus Nazareno, sinasamba pa namin, inipinto San Cristo Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang puso kinamatayan ay sa isang Jesus Nazareno.
Jesus.